Sound na welcome to my channel. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating mga bagong viewer, why not like and subscribe para patuloy po sa ating pag-aaral. Today, ang ating pag-aaralan is ang head pressure. Paano pa kunin ang head pressure kung mayroon po tayong head na 32 meter. Okay, ito po is in connection or rejoinder pa rin po sa ating kaibigan na si King TV. So, assuming natin na mayroon po siyang water purifier, okay? Assuming natin na ang inlet pressure requirement po ng water purifier is 35 PSI. Ngayon, kung ang ating water supply is galing po sa water utility company at ang kanilang pressure is below that 35 PSI, so hindi po natin makukuha yung required flow. O yung filtered water flow is either pag mababa po sa 35 PSI ang ating flow outlet ng water purifier is katiting. Okay? So, hindi satisfactory dun sa nakadesign po sa water purifier. So, sa kapakanan po ni King TV, ako po nag-check sa online ng water pump at ito po ang aking nakuha. Hindi po natin babanggitin kung ano yung pump na yan, sabalit makikita nyo yan sa Lazada. So, sa 1.5 horsepower, okay, meron tayong water pump. Ang ating water pump na aking na search is meron po siyang built-in pressure tank. Okay, ang kanyang horsepower is 1.5. And then, ang kanyang design flow, okay, yung maximum flow, ibig sabihin, ito yung kayang i-attain na flow. 50 liters per minute. Ang kanyang hertz 60, volt AC 220. Ang kanyang maximum head, 32 meter. Ibig sabihin, sa 32 meter maximum head, ang kanyang flow at that height is 50 liters per minute maximum. Ibig sabihin, maximum flow, maximum head. Ngayon, kung ang head natin, kung ang delivery head, okay, yung taas po na kung saan siya pwede mag-deliver kapag mababa po ng 32 meter, mas mataas po ang kanyang flow. Kasi mababa po ang kanyang point na kung saan natin i-deliver yung water from below. So, meron tayong water purifier, ang kanyang required pressure at inlet is 35 PSI. So, hanapan natin kung doon sa spec ng pump is ano ang pwedeng magbigay ng 35 PSI. Okay lang, basta mataas sa 35 is okay lang po yan. Kasi yung pressure is pwede mong i-adjust kung ayaw mo siyang taasan sa 35. Pwede tayong maglaro dito at 40 PSI. Wag lang 35 below. Dahil hindi po natin mamimet yung design flow ng water purifier. So, compute natin. So, dito is meron po tayong 32 meter head. Ito ba yung tamang spec? 1.5 para bilhin natin at i-match dito sa water purifier. Okay, punta po tayo sa conversion. From head, convert natin to PSI. So, bago yan is meron po tayong density ng tubig. Okay? Kasi yung head ng tubig, yun ang mag-create po ng pressure. So, meron tayong 62.4 pounds per cubic feet. Okay? Ibig sabihin, in 1 cubic feet, ang bigat po ng tubig is 62.4. Okay? I-divide natin sa 144 in square over feet square. Cancel po natin ito. Cancel ang feet. So, maiwan dyan is feet na lang. Okay? Raised to 1. Dati-dati yan is feet raised to 3. And then, meron po tayo itong feet raised to 2. So, cancel. Matitira is 1. So, feet na lang po maiwan dito. So, i-divide natin ang 62.4 over 144 para makuha natin yung PSI per foot. So, lalabas is 0.433 pounds per square inch per foot. Okay? So, pag pinagsama natin itong pounds
over square inch, that is PSI. Ngayon, itong foot, okay, ilang dami po ng pounds per square inch per foot. Convert po natin in pounds per square inch per meter, okay? Multiply po natin siya ng 3.28 feet per meter. So, cancel ang feet. So, lalabas meter na lang po yan. So, ang kalalabasan po natin, 0.433 times 3.28, meron po tayong 1.4213 PSI. Pinagsama ko na po yung pounds over square inch. So, PSI per meter. Ibig sabihin, sa 1 meter height ng water column, magkakaroon po siya ng pressure at the base of that column ng 1.4213 pounds per square inch or PSI. Ngayon, alamin natin kung ano ang pressure at the base of the column kung meron po tayong 32 meter head of water column. So, gamitin natin ito. 1.4213 PSI per meter. Ito po yan. And then, multiply po natin ang 32 meter. So, cancel ang meter. Lalabas po is PSI. Equivalent to 45.482. Tuloy po tayo yung 32 meter head na aking na-search sa internet o sa web na pump 32 meter head. Okay, this is the maximum head and then this is maximum flow. So yung kanyang equivalent pressure 32 meter is equivalent to 45.482 PSI. Okay, so meron na po tayong pressure. Kaya lang po kadali ang pag-convert po ng meter to PSI. Ngayon, balikan natin itong water purifier. Ngayon, itong 35 PSI inlet pressure requirement is, this is only an assumption para lang dito sa ating pag-aaral. So, alam po, meron po tayong 35 PSI requirement po ng water purifier. At kasi kanyang outlet flow is 10 LPM. Liters per minute. So, nakakapo tayo rito ng 45 PSI. Okay? So, ito is more than 10 PSI dun sa requirement po ng water purifier. So, ang pipili natin is 32 meter head. Okay? Pump specification. Okay? Maximum head. So, ang kanyang flow maximum is 50 liters per minute. So, hindi natin kailangan kumuha po ng mas matas na power rating, let's say 3-4, bagkos 1/2 na lang po ang ating pipiliin. Yan po ang ating kasagutan kay King TV. 1/2 horsepower po ang kanyang pump rating, okay, yung power rating. And then, ang kanyang maximum flow is 50 liters per minute. Ang kanyang maximum head is 32, equivalent to 45 PSI. Mas mataas po yan doon sa water filter inlet pressure requirements. So, piliin natin is 1/2 horsepower instead of 3/4. Okay? So, yan lang po mga kaibigan. Okay? Yan po yung ating katapusan ng ating topic. From meter, convert po natin sa PSI. Thank you very much.